So, ito na nga mga kapigmate ang finished product natin. Yan. Ang mahalaga lang po, pantay ang tubigan natin. Yan, tapos yun po, may ano po siya. May mga bulb siya. Yan, kalalagay ko lang po ng tubig. Kaya medyo basa-basa pa sila. Okay na po yan. Para hindi po naglalahok yung nilalagay natin sa biik. Sa biik natin at sa inahin. Kailangan po magkabukod lagi ang tubigan ng inahin at saka mga patiner, mga kapigmate. Good morning mga kapigmate. Bale, ngayon nga pala eh, ikaapat na araw na simula nung napaiay natin si Lucky at ikaapat na araw din simula nag-standing hit po siya. Close na ulit kami ngayon mga kapigmate, hindi niya na ako inaaway. Mabait na ulit siya ngayon sa akin. No. Nung una pa nung nag-hit mga kapigmate, talagang napaka medyo wild siya. Pero ngayon, okay na ulit, mabait na ulit siya. Gusto niya na ulit magpano ng kanyang dede. Yan, himas-himas mo ulit muna. Para bumalik yung bite niya talaga. Yan lang ang kapigmate pag nag-hit si Lucky. Papasin niyo yan. Yan lang ganyan kalakas ang lumalabas na tubig sa automatic pig drinker ni Lucky. Ito mga kapigmate, ang linya nito dito lang sa likod, mapapasin niyo yan. Ito ay connector lang, ay adapter. Yan, connector to ng PVC 1/2 tina 1. Elbow, medyo magkalayo sila mga kapigmate. Hindi sila ano, alam nyo naman, hindi naman professional yung gumawa mga kapigmate. DIY lang, sariling gawa. Yan. Ito po mga kapigmate, itong automatic pig drinker na to. Na to mga kapigmate. Yan. Ang linya po nito ay iisa lang. Dito, may kita nyo dito sa likod, yan po ang linya nito. Yan. Sa likod ng aking kulungan. Yan. Medyo ano ta, tatlong 1/2 na PVC po ang naubos dito. At ang tubigan natin mga kapigmate, eto. Yan. Nung nakaraang kasi mga kapigmate, ang alaga ko lang ay si Lucky. Yan. Eto lang, itong si Lucky lang natin. Mga kapigmate, meron tayong dalawa dito. Ito si Uringaw. Saka itong isang maliit na anak ni Lucky na ito yung pinakamaliit sa anak ni Lucky. Ito yung naiwanan. Yan. Apasin nyo, magkasama sila. Hindi naman sila nag-aaway kasi meron silang laruan. Itong aking pinakalaruan nila. Yan. Kaya lang pudpud na. Kailangan ko na ulit dugsungan. Yan, si Lucky oh, gumaganda na yung katawan. Ay, si Lucky, si Uringaw ngayon, gumaganda na yung katawan. Nagiging quality na. Hindi kagaya nung unang dating dito. Tapos ito nga pala mga kapigmate, update ko kayo. Ito pong tubigan ng ating baboy. Pag ang alaga po natin mga kapigmate ay patiner, tapos isang inahin, hindi po pwede mga kapigmate na iisa lang ang tangke nila. Kailangan po dalawa. Kasi sa inahin mga kapigmate, kagaya nito ni Lucky, yan. Ang pinaka-vitamins yun lang po nilalagay niyan ay sisikal lang. Hindi na po ako naglalagay sa tubig ng inahin para sa buto niya. Kasi ang inahin mga kapigmate, habang nagbubuntis po yan, bumibigat siya ng bumibigat. Lumalaki yung katawan niya. Tapos yung sa tiyan niya, lumalaki rin. Kaya po kailangan niya yung pang-suporta sa buto niya mga kapigmate. Kaya ang nilalagay ko po dyan ay sisikal powder. Yun lang po mga kapigmate na nilalagay ko sa tubig ng inahin. Wala na. Sa patiner kasi mga kapigmate, marami po tayo dyan nakukuhang ano yung sabi natin challenge sa mga biik. Meron dyan na nagtatae. Meron sabi natin na kailangan natin maglagay ng vitamin sa ano, sa inuman ng tubig or electrolyte, mga ganon. Hindi po pwedeng yung ano nang inahin, inumin ng inahin ay ano rin, yun din ang iinumin ng ating mga biik. Kailangan po ano, magkailangan po magkahiwalay mga tubigan natin. Ang gagawin natin, dodoblihin natin 'to. Pero dahil sa isa lang linya nila, magdadagdag lang ako ng isang gantong linya mga kapigmate. Yan. Ito na po yung ating mga nakuhang ano
nasimot lang po natin doon sa dating kukulungan o yung tinanggal kong kulungan. Sa panahon ngayon mga kapigmate, dahil practical yung mga pwedeng pakinabangan ay kailangan pong gawa ng parang para mapakinabangan ulit. Ito po, lilinisin lang natin, tapos i-coconnect natin dito, tapos ito isang kong tangke. Ito po ay tangke ng mineral mga kapigmate. Yan, tangke po ito ng mineral. Ito pong gagamitin natin para sa tubigan ng ating baboy. Tapos, ano po, dito po natin i-coconnect din. Yan, ito, makita nyo yung likod ng aking baboy. Hindi po dito mabaho mga kapigmate kasi ang pag-inayin yung alaga nyo, hindi po mabaho ang kulungan kasi laging tigas ang dumi nila. Yan lang mga kapigmate, kung makikita nyo yung aking tubigan, yan. Basta nyo po ang connection niya. Hindi po expert ang gumawa. Gumawa puro dugsong-dugsong po yan. Ito, kagaya nito, dugsong na lang. Yan. Ayaw mag focus, ayan. Hanggang doon po. Ito mga pigmate, mura lang tong ganto, nasa 210 lang to. Ito naman, yung ganto, nasa 150 lang yan mga pigmate, may kasama ng tubig yon pag nabili nyo. Kaya pwede po kayo mag DIY niyan. Ito po sa ngayon mga kapigmate, ito sa itong tubig yan ng baboy mga kapigmate. Mainahin man o mabaklin, mainahin man or mabiik. Ito mga biik natin mga kapigmate. Kailangan po ang tubig nila, hindi po naiinitan. Ito po ngayon sa akin naiinitan kasi nagpaputol po kami dito ng puno. Yun. Ayun yung mga naputol nung ano, isang araw. Yan. Kaya ang gagawin po natin dito, tatakpan po natin to. Kailangan hindi naaarawan yung dadalawin natin yung tangke natin. Mamaya update ko kayo kung paano. Ang gagawin natin dito ko na lang ipapasabit. Yan. Wala kami dito mga kapigmitlin dyan ng tubig. Poso lang po or bomba ng tubig lang nandito. Inobomba lang namin tapos iniigig ko po papunta dito para malagyan to ng tubig. Kaya ganito pong setup ko. Pero kung sa gantong setup, saka doon sa rekta sa gripo mga kapigmate, mas maganda po yung gantong setup kaysa sa direct sa gripo. So sa ngayon, ganyan muna setup natin. Tapos mamaya, bibidyoan ko na lang ulit pag natapos na yung setup natin ng tubigan ng inahin mga kapigmate. Ito naman po ay hindi para to sa mga galinga. Para lang po sa mga baguhan na gusto magka-idea sa paglalagay ng tubigan nila. Yung discarding ito. Hindi po to pang professional mga pigmate. Yan, ito na mga kapigmate yung ginawa kong patungan ng ano ng ating tubigan. Yan, pasensya na hindi tayo magaling na karpintero. Ito po ay kahoy na ano lang to 2x2. Tapos ito po yung tangke niya, yung dati ko lang sa dating kulungan ko nakalagay ito. Eh madumi, lilinisan na lang natin 'yan. Sineset upan ko pa siya. Ang malaga lang po itong nauna yung aking ano, lagay ng tangke yan. Ditanggal lang po yan dalawang yan mga kaibigan. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Pero ngayon, ang gagawin ko muna, lalagyan ko muna siya dito, papunta doon. Kagaya nitong isang to. Tapos ito na yung magiging inuman ng mga biik, ng mga nila oringaw. Tapos ito yung magiging inuman ng aking inahin. Magkabukod sila mga kapigmate. Pero lalagyan ko dito ng ganito to. Dito ko ilalagay para yung para sa inahin hindi mainom ng para sa biik. Yan, para ano lang sila. Isang linya lang. Pero once na ano, pareha sila ng ano, sabihin natin na tapos na manganak yung inahin ko o nanganak na ulit, normal na tubig na lang, hindi na maglalagay ng sisikal pag kunwari pag kawalay ganun. Hindi na maglalagay ng sisikal, ang gagawin ko na lang bubuksan ko yung valve dito para yung tubig dito sa dalawang to ikot dito hanggang doon sa kabila. Parang isang lagayan lang ng tubig. Yan lang mga kapigmate. Tapos mamaya, tapusin ko muna to. Hindi pa to tapos eh. Pinakita ko lang sa inyo yung gawa ko. Pasensya na, hindi po maganda. Yan, ganyan lang. Pero matibay naman po to. Sinigurado ko matibay yan. Kasama sa ano pag-aalog nyan. Yan, patungan. Ito po, naka-ano lang siya. Ganun, naka-ilang siya. Yan. Tapos, ang tornilyo nito sa loob, mga kaibigan, tatanggal, kagaya nito. Yan, ito yung tornilyo niyan sa loob. Tatanggal lang, oh. Yan. Yan yung tornilyo nito sa loob. Kaya, once na gusto ko linisan tong tangke natin, malilinis natin kasi meron ito.
tatanggalin lang natin itong tornilyo sa loob na may rubber, saka natin lilinisan. Kaya madali lang maglinis nito. Pag sobrang dumi na, kasi mga kaibigan, pag naglalagay tayo ng kung ano-ano sa tubig natin, yung gamot or yung vitamins na lawak sa tubig, dumudumi po ang tubigan natin. Ako po nito, weekly po ako naglilinis ng tubigan nila, weekly. Pero pag wala akong nilalahok na kung ano-ano man, ano lang, monthly. Kasi hindi po siya dumudumi, may takip naman po tayo dyan, nilalagyan ko po ng takip. Yun mga kapigmate, ito na yung final na ginawa natin. Bali may nakita pa akong isang tangke siya sa dito, sa pakalat-kalat dito sa may bahay. Idinagdag ko na. Yan. Dahil malayo po tayo sa bayan, sa mga bilihan mga kapigmate, ito lang po yung mga tira-tira kong PVC ang mga ginagamit ko. Yung mga pwede pa, yung po ang ginagamit ko, tapos itong mga ganto, yung mga elbow, pinuputol ko po, tapos ginagamit ko dito. Tapos ito po ang kinalabasan, kaysa bumili pa po ako ng ano, mga sir, nang gagamitin, naging practical na lang po tayo, tapos ito po yung ginawa natin. Hindi pa po yan naka, ano ma'am, hindi, mga sir, ma'am and sir, hindi pa po yan naka, ano, naka solvent. Ito po yung solvent na gamit ko para matibay. Yan. Hindi pa siya naka solvent. Itong dalawang inuman na to, ito, yan. Dito to para sa mga biik. Dito kay Uringaw, tapos dito kay anak ni Lucky na, yung pinakamalit na anak ni Lucky. Yan. Tapos itong isa namang malaking to, ito, yung bilog, kay Lucky naman yan. Yan. Ang ano po niyan, mayroon po tayo ditong ano, ewan ko ang tawag nito mga kapigmate, hindi ko kabisado ang tawag nito. Mayroon tayo nito, yan. Kunwari, wala tayong nilalagay na vitamins dito sa mga biik o sa inahin. Bubuksan ko lang to. Yan, buksan ko lang yung mga kapigmate. Yung lahat ng tubig nitong tatlong ano natin, tatlong galon natin, pwede pumunta doon sa inahin, pwede dito. Yan, dito. Yan, dahil itong mga to, mga inip na inip na kasi kanina pa hindi nakakainom, kailangan ko na matapos. Hindi pa po itong mga nakasolvent, mga kapigmate. Isosolvent pa lang po natin. Yan o. Nagalaw-galaw pa sila o. Wala pang solvent to mga kapigmate. So solvent pa lang natin sila. Ano ko lang to, yung parang inano ko lang siya mga kapigmate. Yan. Saka ko ngayon isosolvent na. So solvent ko na to ngayon mga kapigmate. So ngayon mga kapigmate, mga nakasetup na to ngayon. Ang gagawin na lang natin, so solvent na lang natin. Ito yung solvent natin na gagamitin. Yan, una muna ito. Yan. Solvent natin. Tako lang gamit ko. Ang tamad po, ganito po ang tamad mga kapigmate. Tamad maghanap ng magagamit. Bilhin lang po natin. Yan. Tapos. Okay. Ito muna, dikit natin muna itong isang to. Madumi po itong mga happy busy ko pa. Kasi mga stock to mga kapigmate. Madali po kasi tayo kasi mga uhaw ng biik. Eh medyo mabagal po tayo gumawa. Kaya ganun po talaga. Basta muna. Pag kayo maglalagay mga kapigmate ng glue, kailangan set up nyo muna bago nyo lagyan ng glue. Kasi pag paisa-isa nyo, lalagay nyo kayo ng glue, tapos saka nyo lalagyan ng panibagong PVC. Pag once na magkamali kayo, puputulin nyo yan. Mas maganda po kung setup nyo muna lahat, kakabit nyo muna lahat. Kasi pag saka nyo kinakabit nyo muna lahat, pag once na mali, pwede nyo mapaltan agad. Tanggalin muna natin to. Para nakakagalaw sila. Tapos ito naman,
Ipagsasabay-sabay natin to. Lalagyan natin ng PVC. Yan. Then hindi natin kailangan ay sakto pa rin. Yan. Test lang natin ng magpit mga kapigmit. Yan. Yan, yung isang taas dito mga kapigmate, okay na siya. Ngayon, tatanggalin natin to sa baba. Yan. Hanggat kaya nyo linisan mga kapigmate, linisan nyo muna. Tapos, ito muna unahin natin. So, tanggalin natin itong, kasi dati mga kapigmate, ako nagamit ng glue. Ano lang ginalalagay ko, teflon. Tamad po kasi tayo. Ganito po, ihipan nyo muna. Kunwari may mga luma kayo nilagay, ihipan nyo muna. Pag diretso ang labas ng hangin, ibig sabihin hindi barado. Pag hindi po diretso labas ng hangin, delikado, barado po yun mga kapigmate. Tapos ito, yun naman natin. Dadamihan natin ito, napa-exe kasi matutulog dito mga kapigmate. Dadamihan natin ng glue. Solvent. Solvent na ito mga kapigmate, map dito sa sugat na. Pag gano'ng kaiksi mga kapigmate, medyo matagal nyo. Pwede na natin siya balik. Kasi matigas na po yung side na yon, medyo matagal-tagal na. Kailangan muna natin ay pili tayo ng kung alin ang pwedeng itira. Yan. So, unahin natin. So mga kaibigan, kailangan pupunasan nyo lagi ang PVC. Kasi madumi po yan. Baka hindi po dumikit ang ating solvent. Ganyan mga kapigmate po sa ganito, mamimili tayo kung alin ang pwede nating unahin at alin ang pwede nating uhuli. Gagawin natin, ito ang iuhuli natin. Yan. Itong dugsungan na to. Itong mga to, unahin na natin. Ayan muna natin ito. Tanggal-tanggalin muna natin. Yan. So muna ang unahin natin itong bulb na to. Ayun ko, ang bulb niya ba ito? Tawag dito mga kapigmate. Kayo, alam nyo ba ang tawag dito? Ako po kasi hindi ko alam. Yan. Dito naman po, kahit maalin dito, mga kapigmate, ito, maalin naman po, pwede dito, pwede ganyan.
Tingnan natin. Tingnan natin dito mga pigmate. Yan. Tapos na. Ito. Itong dalawang linya. Isang galon. Meron dito sa isang linyang to. Tapos itong dalawang galon. Dito lang sa isa. Medyo tinipid natin mga pigmate. Kasi sa, diba sabi ko sa inyo. Kung ano lang nandyan. Yun lang po ang gagamitin natin mga pigmate. Ito po ay matagal na itong stock sa akin, hindi na po ako bumili. Kasi yung dapat na inayos kayo noon, hindi ko nagamit, ngayon ko lang nagamit yan. Yan, okay na to. Ngayon, tapos basta double check lagi natin. Yan, tangkay natin. Okay, ito si Uringaw. Yan. Yan. Okay na mga pigmate. Yan. Sa ngayon, ang gagawin natin, maghihintay lang tayo na mga 5 minuto mga kapigmate. Ngayon ay 3:56 na mga kapigmate. Ano lang tayo mga 5 minuto tapos pwede na natin gamitin. Kasi yung solvent na, naman nating mga kapigmate ito. Mabilis naman ito tumigas. 5 to 10 minutes, pwede na po lahat yan. Hindi naman maglalas ang solvent na yan. Ngayon, okay na yan. Tapos, ito, paglilinisan ito mga kapigmate, yung trade niyan sa loob. Dito kukunin yung trade sa loob. Yan. So, mapapansin nyo itong isa. Kukunin natin yung trade niya. Kakabit natin. Kasi yung isa hindi pa nakakabit yung trade, yung nasa dulo. Natin. Ito mga pigmate, itong trade na to, yan. Sa loob yan, pag lilinisan, tatanggalin lang yung nasa loob. Ito, ganito, kakabit ko na dito, kakabit ko lang to. Tapos pag lilinisan, ganun din, tatanggalin lang to, tapos hihilahin lang to mga kapigmate. Ito naman, dahil fix dito sa ilalim, hindi to may hila. Pag tinanggal ko to yung lock dito, tutula ko lang papasok doon tong dalawang galon na to. Yan. Okay na. Tubig na lang mga kapigmate. Yan, okay na mga kapigmate. Ito, dahil wala pa naman tayong sisikal powder na nilalagay para sa inahin. Ang mangyayari po dyan, kahit dito lang tayo maglagay ng tubig, ito po, mapupuno na lahat. Kahit mahalin po dyan kung saan tayo maglalagay, mapupuno po lahat yan. Open lang po natin lahat ng bulb natin. Ngayon, naka-open na sila. Lagyan na po natin ng tubig. Ito lang siyang to. Okay ng ating lagayan ng tubig ng ating baboy. Yan. Medyo nakakainom na sila. Kaya lang ngayon, inabot tayo ng alas 4 mga kapigmate. Ganun po ako katagal magtrabaho. Tapos ito pong tubigan nila. Yan. Yan, kung mapapansin nyo, malakas pong tubig nyan. Dito. Kaya po dalawa ito mga kapigmate, ito, pag bake pa po. Tapos habang kasi lumalaki sila mga kapigmate, tumataas din sila. Kaya ito, kaya dalawa itong tubigan natin. Isang mababa, isang maliit. Ang taas nga nito pala mga kapigmate, simula dito hanggang dito, 30 po, 30 cm. 30, tapos dito sa mataas na to mga kapigmate, 60 cm galing sa baba, 60 cm hanggang dito. Yung sa kabila, ganun din, yung kay Lucky, yun, ganun din. 20 days mga kapigmate, abot na yun ng bake yung tubigan niya. Ito, para makita nyo. Yan. Tara yung tubigan ni Lucky, okay na rin siya. Kanya po kalakas ang tubigan ni Lucky. Yan. Yan mga pigmate, si Lucky ay hindi nakaligo ngayon at medyo naging busy tayo. Yan. Tapos, ang next na gagawin natin dito ay maglalagay tayo dito ng lagayan ng Combinex ng pang-purga nila yung mga gamot para hindi na ako pabit, punta sa sa bayan para bumili. Medyo malayo kasi dito mga pigmate, mga 10 minutes bago makapunta sa bayan. Kaya sayang din ang oras.
Sa pagpunta doon, may kung galing simula dito sa bahay namin hanggang sa bayan, 15 minutes. Kasi malayo-layo ito sa kalsada eh. Ating si Lucky. Yan, close na ulit kami niya, mga kapigmate. Okay na ulit kami. Basta ito, yan, kagaya nito, naka-separate mga kapigmate. Ito kay, ito dito sa mga bake natin, kila Oringaw. Yan, kila Oringaw itong dalawang to. Tapos ito kay Lucky, naka-separate sila. So, yan na nga mga kapigmate, good morning sa inyo. Ngayon lang ulit tayo na pag-vlog. Pero sana nakatulong sa inyo itong paggawa natin ng tubigan ng ating mga baboy. Para dito sa ating mga alaga, para mas maganda yung may tubig sila kesa yung maglalagay lang kayo ng tubig kung kailan nyo gusto at kung nagpapakain lang kayo. Pero kung may nakabang kayong tubig dyan, walang problema yung mga alaga nyo. Kasi once na mauhaw yung mga kapigmate, iinom at iinom sila. Hindi yung hintay nyo pa magingay sila o hintay nyo pa yung oras ng pagkain kayo bago kayo magbigay ng tubig. Yan mga kapigmate, maraming salamat. Sana po nagustuhan nyo itong video ito. Sa ngayon, ito po muna ang ating vlog ngayong araw na to. Kasi nagagawa po ngayon ako ng aking bahay. Sige mga kapigmate, hanggang sa muli.